morning, guys. Nandito po tayo sa Sangreal TV. And yours truly, Harold, a.k.a. Marcus. Bali, ngayon po, kagagaling ko lang sa aking pasyente. Pagka-uwi ko, sinurpresa ako ni Mrs. Meron daw siyang surprise sa akin. Ano yun? Eto po yun. Yan. Paborito. Ba't ang ito, Paros? Paros ba ito? Basta ang tawag lang sa amin ito, din sa amin sa Malabon, is Pilipit. Yung Kuhol na Pilipit. So ngayon, pe-prepare ko siya. Kung makikita po natin, yan siya. Kalating kilo lang eh. Mahirap lang tayo eh. So, tatanggalan ko po yan ng mga dulo para mamaya pag niluto, madali siyang makuha yung laman niya. So, ang ginagamit ko ngayon na pangtanggal is ito lang yung cutter. Kasi instead na pukpukin ko siya isa-isa, masyado masakit yun. Masakit sa kamay yun. So, ito, tatanggalin ko lang. Yan, ganyan. Ganyan lang siya kadali. Yan. Butas na yan. Pwede pa natin i-clear ng konti. Yan. Tapos, mamaya i-prepare ko naman yung ingredients niya para sa pagluluto nitong paros. Ayon sa aking nga ba to? Panlasa. Eddie, wow! Okay? So, ayan po. Yung tagawag ng yung tagakuha sa akin ng video ngayon, yung aking misis. At saka, guys, shoutout nga pala sa 6 na subscribers ko. Thank you so much sa inyo, guys. Ako. Kundi dahil sa inyong 6, hindi ako gagawa ng channel. Alam ko naman na bago pa lang ako dito. Nangangarap din na balang araw, magiging kagaya rin ng mga idol natin na nagkaroon ng pangkabuhayan dahil sa YouTube. Yun. So, yun lang po. Kanina nga pala, gaya na sabi ko sa inyo, galing ako sa aking pasyente. Shoutout nga pala kay Tatay Johnny. Okay? Siya yung pasyente ko at kaming kaibigan namin, family friend actually. Shoutout Tatay Johnny. Yan. Tsaka thank you sa Carlo Rossi. Yun, ito sa t-shirt. Shoutout, parang baka naman yan. Yun lang po, guys. Hanggang dito na muna yung part na to. Maya-maya, i-prepare ko naman yung mga ingredients ng aking kinataang Kuhol with malunggay. Diba? So guys, dito na naman tayo sa Sangreal TV. Ang inyong lingkod, si Harold, aka Marcus. So, eto, in-start ko lang iwain yung mga panahog sa gagawin kong kinataang Pilipit na suso o paros pa tawag dyan. Hindi ko na matandaan eh. So, eto, kailangan medyo, sa akin ang preference ko is kailangan talagang medyo pinumpino yung garlic. Kasi pagka ako kumakain ng ano, ng ganito, gusto ko yung medyo garlicky siya, kaya marami yan. Tapos medyo hindi masyadong buong-buo. Kasi yung talagang trip na trip ko, nahiwa ko na rin tong luya para pampawala ng lansa. Yan. Sili, syempre, paborito. Paborito. At saka kailangan kapag ka, guys, mag-iiwa kayo ng mga ganito, dapat may attitude. Yun lang. Para sumarap yung lutuin nyo. Tandaan nyo, guys, kung kayo may gagawin kayong bagay, lagi mo lang isasama yung puso mo dyan. At kung isipin mo na lang yung nang mumotivate ka ng ibang tao, di lang yun, kailangan na masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Well, ako, hindi pa nauso yung YouTube. Matagal na ako nagaganto-ganto, nagluluto-luto. Eddie, wow! Pabahay na luto lang. No? Pero ngayon, gawin na natin sa YouTube, di ba? Ika nga eh, balang araw, malay natin, di ba? Naman natin alam ang panahon. So ayan, binabalatan ko lang itong sibuyas. Pasensya na kayo, guys, ha? Hindi naman talaga ako cook, pero marunong lang ako magluto. Lalo na kapag nautusan na ni Mrs.
Okay. Pag-iwa yan, ganito lang kasimple guys. Pagsabayin, pagtabi mo lang yan. Oh, iwang ganyan. Huwag lang mabibinasan yung daliri mo, di ba? Hindi masakit. Oh, sabayin mo. Yan, yan, yan. Patutok lang, di ba? Oh. Yan na, okay na. So, ito na yung mga gagamitin natin na panahog. At ipang gigisa ko sa ating paros. So ngayon guys, ipiprepare ko na yan para mailuto na. So, gamit lang ako ng, sandali lang ha, kuha lang ako ng aking panandok. Kung di nyo po na itatanong, ex-OFW ako from Saudi. Kaya natuto rin akong magluto, mag-isa. So, 8 taon ako sa Saudi as physical therapist. Ayan po yung pinaka-profession ko talaga. Pero love ko lang talaga magluto kasi gusto kong nagpapasaya ng taong makakatikim nung niluluto ko. Kahit pinit. So, sandali lang po ha. Ire-ready ko lang itong paglulutuan. Dapat hindi masyadong malakas ang apoy. Medyo painitin lang natin ng konti. Painitin lang natin ng konti itong kaldero. Tapos, konting magtika. Kasi mamaya, yung gata, mag-aano rin naman yan. Magiging mantika rin yung gata pagka masyado nang naluto. Gatang gata. Yan. So, after mong mag-isa itong mga panahog, doon ko pa nang ihalo itong paros. Sandali lang guys, ha? Kunin ko lang. Ito siya. Yan. Actually, konti lang naman ito eh. Ano lang to, mga kalahating kilo. Kalahating kilong paros or susong Pilipit. Yan. Nakat ko na siya ng cutter. Shoutout nga pala kay Bositar dyan sa Taiwan. Okay. Yan. Ito pre. Lutuin ko na itong paborito natin. Yan. Okay. So, let's start. Gigisa ko muna po itong bawang. Well, pagka ako nagluluto nitong bawang, hindi ko na masyadong pinapa-golden brown. Tamang nakita ko lang na parang nagiging transparent na yung pinaka-consistency nitong bawang. Yan, paki-focus nga po dito. Yan. So, yun yung pinakabawang natin. Medyo, mamaya yan, parang magiging parang ano yan eh. Transparent ng konti. Pagka naging ganun na yung consistency niya, doon ko palang ihahalo itong sibuyas. Yan. Tapos, konting painit lang sa sibuyas. Pagka nakita mo na nag-iwahiwalay na yan, yan ha. Diba sa sibuyas, makikita mo mayroong mga layers yan. Yung mga layers na yan, pagka medyo nag-iwahiwalay-hiwalay na yan, nagbaklas-baklas na yan, half-cook na yon. So, ang sibuyas naman kasi, lalo na sa pinanggalingan kong bansa sa Saudi for 8 years, ano yan eh, talagang isa sa mga kasama sa main dish nila yan pagka nagpe-prepare sila ng food like kabsa, yung rice with chicken. Tapos merong side dish yan na talagang dalawang malalaking white onion. Kinakain ng Arabo yan ng direkta. Ako, nasanayan ko na rin kainin yan. Kaya okay lang. Yan, so nagkahiwalay na nga po siya. After yan, sama ko na tong luya. Kasi di ba dito sa atin sa Pilipinas,
kanya-kanyang style yan ng pagluluto. Diba? Kanya-kanyang style kung saan mo gamay. Diba? Hindi naman ito pagalingan, kundi pasayahan, pasarapan ng luto yan. At lahat tayo mga Pilipino, normal yan na mahilig kumain, mahilig magluto, mahilig magpasaya ng kapa. Diba? Ngayon ang gagawin natin ngayon. So ito, medyo nagisa ko na itong yan. Itong luya. Tapos yan. Dali lang po konti. Yan. Okay na rin yung kulay ng sibuyas. Igigisa ko na rin itong painita ko lang. Ubusan ko lang itong ating shell. Yung susong Pilipit. Ubusan lang ng konti. Saka ako, pagka nagluluto ako, doon ko na hinahalo itong mga condiments. Like, asin, suka, magic sarap, tsaka pabinta. Ihuli ko na yung malunggay at saka itong sili. Tapos, yan. Ganyan lang muna siya for a couple of minutes. Tapos, after nyan, yan, lalagay ko na itong gata. Take note guys, hindi ko na siya haluan ng tubig. Eh. Kasi yung pinagpigaan ng gata, ng unat huling piga, yun na yun. So guys, hintay na lang natin mamaya ha. Thank you ulit. So guys, ayan na. Medyo nagsimmer na yung ano. Yung pinaka gata natin. Nanunuot na rin sa loob nung pinaka susong Pilipit natin yung suka pati yung gata. Saka yung halo-halong condiments natin at saka panahog. So ngayon, ilalagay na natin itong sili at saka malunggan. Unang sili. Actually, itong malunggay na ito galing lang ito sa aming bakuran. Tapos, konting halo lang. Maya-maya. Yan guys, so ganyan ako mag-prepare nung itong ginataang susong Pilipit. Mamaya, pababapayin ko pa ng puti yung sabaw niya, yung pinakagata. Kasi gusto ko yung medyo nagmamantika ng puti. Pero gusto ko rin yung medyo pinagigirap pang panabaw sa kanin. Para masarap na tayo. Yan. Yan na po siya guys, ang aking niluto na ginataang susong Pilipit. Yeah! So mamaya, sabayin nyo na lang ako manahalian. Diba guys? Thank you so much sa lahat, sa mga nanonood at nag-review, nag-like, nag-share dito sa aking channel, ang Sangria. Thank you so much guys! And have a nice day. So, yun na po guys. Samahan nyo na akong magtanghalian. Aking susong Pilipit. Kung mapapansin nyo dito, mayroong
Pag-ugot siya. Pag-ugot lang. Tama yan. Ang malakas ang kasi itong kanyang hindi sa kanyang. Thanks for watching, guys. Ang sabi ko, Pag-ugot. Napang-ingin na nang hindi na.